Biyernes, sa kasagsaga ng malakas na ulan, natagpuang wala ng buhay sa kanyang sariling tahanan sa Quezon City, ang ina ng actress na si Cherry Pie Picache, na si Zenaida Sison, 75 years old. Umarap sa media si Cherry Pie, subalit tumanggi muna itong magbigay ng mga detalye sa sinapit ng kanyang ina. We'll just give out as an official statement. I hope that now you just respect we want some privacy. Thank you so much. Thank you. Ang mabuting kaibigan ng actress na si Peter Serrano ang nagbahagi ng pagkakadiskubre sa pagpanaw ng biktima. Pumunta na lang siya dito kasi sinabi niya kinakabahan siya, she's not feeling really good, why her mom isn't answering the phone. Pinatalo na lang si Matt, yung driver niya. Pinatalo niya daan. Tapos yung pinuksan yung pinto, nakita ni Pai na bukas na yung second gate doon sa loob. Doon siya kinabahan and sinabi niya doon sa driver niya na to go up and check on her mom. So pag-akit nga nung driver doon sa kwarto ng mom, nakita nung driver na she's lying on the floor, murdered. Dagdag pa ni Peter, huli umanong nakita ni Cherry Pie ang ina noong Miyerkules, na pinagbilinan pa itong mag-ingat sa loob ng bahay. Base sa initial report ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District, nagtamo raw ang biktima ng multiple stab wounds sa kanyang katawan, mga sugat sa leeg at head injuries. May busal din na basang tela sa bibig ang biktima noong matagpuan ito. Na-recover sa crime scene ang isang crowbar, kutsilyo at ilang piraso ng kahoy na pinaniniwala ang ginamit sa pagpaslang sa biktima. Nakakuha din ang ilang basang damit na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng mga suspek. Sa panayam ng The Buzz kay Chief Inspector Elmer Monsalve ng Homicide Division ng QCPD, isa umano sa tinitingnang anggulo sa krimen ang pagnanakaw. Makikita mo na talagang hinalungkat yung kwarto ng biktima. Maaring ang unang motibo ay pagnanakaw hanggang sa nauwi sa pagpatay. Kung pagbabasehan naman umano ang mga sugat sa katawan ng biktima, masasabing lumaban o nag-struggle pa raw ito bago tuluyang binawian ng buhay. Mag-isa lang si Nanay Zenaida na naninirahan sa kanyang bahay. Ngunit may tatlo umano itong tagalinis at dalawang hardinero na nagsasalit-salit sa pagpunta. Dahil dito, maaari umanong natiktikan na ang biktima bago pa man mangyari ang krimen. Bali, ang investigasyon namin, ongoing naman na tuloy-tuloy ang anuming pagkuha ng mga ebidensya, yung mga CCTV na maaaring makapagturo kung sino yung mga suspect sa kasong to. Sa official statement na ipinadala ng pamilya ni Cherry Pie sa The Buzz, nagpapasalamat sila sa lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Humihiling sila ng patuloy na pagdarasal upang makamit nila ang hustisya. Samantala, ilang malalapit naman na kaibigan at katrabaho ni Cherry Pie ang nakiramay sa actress at sa pamilya nito. Mama Pie, I love you. Alam ko, strong ka. Prayers lang. We'll be there tomorrow. Basta stay strong. Sana wala na mga ganito kasi diba parang nakakalungkot. Sana mabigyan ng katarungan to. Lalo-lalo na sa amin, ha? Sobrang mahal na mahal ko yung taong yan. Kung may matutulong kami, gagawa kami ng paraan.